kaya, Dok, ang pag-inom ng Ionic? Ang BP ko po ay 170 over 90. Nahihilo po ako na para po akong lasing. Ako po ay 52 years old at 45 kilos. Maraming salamat po, Dok. Okay, mataas ang BP nyo, 170 over 90. Kasi ganito po yan, no? Sasabihin natin na kayo po ay hypertensive lamang kung yung blood pressure nyo po is consistently high. Kasi there are some occasions na tataas ang blood pressure nyo pero hindi kayo talagang hypertensive. Kasi po, there are some factors that will cause elevation of the blood pressure. Pero normal po yun. Halimbawa, naging physically active po kayo. Let's say, umakyat kayo na hagdanan ng let's say ilang floors. Pag akyat nyo po doon, tataas po ang blood pressure nyo. Normal po yan. O kaya kayo po ay nagalit, tataas po ang blood pressure nyo yan. Kung kayo po ay excited, tataas ang blood pressure nyo. Pero hindi ibig sabihin na dahil mataas ang blood pressure nyo at sumakit ang ulo nyo o kayo po ay nahihilo, is related to that. Maari po there are other factors. So advice ko po sa inyo is para malamang ang totoong blood pressure nyo, kunin nyo po yung blood pressure nyo early morning, pagkagising, bago ho kayo bumangon, yung nakahiga pa kayo. That will give you yung totoong blood pressure nyo, kung mataas o hindi. Ngayon, 40 years of my medical practice, wala po akong nakita na ang range ng blood pressure ng adult is between 90 over 60 hanggang 140 over 90. Although a few years ago, binaba po nila yung normal na blood pressure, yung high normal, to 130 over 80. That means, dadami lang ang tao merong hypertension. Okay? But for me, walang problema po ang 140 over 90. So, kung yung BP nyo po, yung bagong gising, bago kayo bumangon, is below 140 over 90, no need for you to take medication. Okay? And then, tayo po dito, meron tayong ibang option other than medication na kahit inumin nyo, hindi po yan matatakot. Hindi po yan nakakatakot kasi, halimbawa, hindi naman talagang mataas ang blood pressure nyo. May mga factors lang ang nagpataas. Pag inunuman nyo ng gamot para sa pagbaba ng BP, at kung kayo po ay nawala dun sa factor na nag-cause, halimbawa nakapahinga na kayo, o hindi na kayo galit, o hindi na kayo excited, yung effect ng gamot ay makakurong pa rin. So kung masyadong bababa ang BP nyo, delikado po yan. Baka ma-stroke kayo, okay? Baka lalo kayong matutumba, dahil nga pag mababa ang blood pressure, baka hindi makarating sa utak nyo ang sapat na blood supply. So, mawawalan siya ng oxygen at saka sustansya yung utak nyo, and that might lead na magkaroon kayo ng stroke. Okay? So, bago kayo iinom ng gamot, make sure na talagang hypertensive kayo. Hindi lang doon sa time na yan. Music.